bang kumakain itong cup noodles? The whole agenda, hindi ba importante yung kalusugan ng mga kabataan, kalusugan ng mamamayang Pilipino? Just remember, every month, like 1 million Filipinos ay nagkakasakit, nagkakaroon ng kidney problems. Mm-hmm. And ano yung cause ng kidney problems? Too much sodium. Saan nagagaling yung too much sodium? Sa food, especially yung mga mahihirap. Sino bang kumakain itong cup noodles? Ito yung mga mahihirap because these are the only food that they can afford to buy. And yet, hindi natin inaalagaan yung kanilang kalusugan. Mm-hmm. And we put so much sodium in dun sa cup noodles. Eh, kung 3 times a day sila kumakain, ang allowable lang ata is 2,000 milligrams per day. Eh, some of them eat 3 times a day. Meron yung isang cup noodles na 1,900 ang sodium content. So if someone eats that 3 times a day, just imagine, that's almost 6,000. Mm-hmm. Plus, kung minsan nagtutoyo pa sila, nag-aasin, nagbabagoong. That's the reason why, kung titignan mo yung data sa National Kidney Center, makikita mo na umaakyat, hindi bumababa, yung mga Pilipino nagkakasakit sa kidney. So, here comes the DTI. Monitor sa prices and sa mga foods na binibenta sa mga groceries. So they are responsible for the welfare of the consumer. So therefore, if they're responsible for the consumer, yung binibili mga consumer, bakit hindi nila tinututukan yung mga pagkain na binibenta dyan sa market? And what really pisses me off, ayoko kasi yung upbringing ko as a media man for so many years. If someone comes to me, I don't tell people na, hey, hindi sa akin yan. Ipasa mo yan doon. Ipasa mo yan dito. Hindi. I do something na para mahanapan ko ng solution kung kinakailang ako na mismo ang lalapit doon sa mga iba't ibang agency para masolve yung problem. What the DTI did was, nagtuturoan para mga Poncio Pilato naghugas ng kamay. Sabi ko, you should have the decency na para sabihin, sige, we will refer that to the proper agency, we'll look into that, etc. Fortunately, and I would like to thank the TTI, sumulat sila sa, I think, DOH and FDA, saying na, as per my complaint, please check yung contents ng mga noodles, kung anong pwedeng magawa natin para ma-address ng issue na ito. Para magkaroon naman siguro ng choice yung mga consumer, halimbawa, i-label mo na parang red, masyado mataas, i-label mo ng green, medyo okay, and then yellow, medyo-medyo lang, gano'n. There is. Pero yeah, papalag naman yung mga manufacturer ng mga cup noodles. And papalag din naman siguro yung mga consumer. Kasi alam mo naman, mga Pilipino, mahiling sa maalat. Kaya nga, marami nagkakasakit sa kidney, nagkakaproblema sa kidney. So I think the best is maglalagay tayo ng label na papakita natin sa mga Pilipino na ito, masyado mataas ang sodium nitong si cup noodles A, si cup noodles B, okay lang. Si cup noodles C, walang problema ka sa sodium dito, pero hindi naman maalat. So magkakaroon ng choice yung mga tao. Well, I agree with Senator Villar na dapat ipagbawal yung unmay rice. Talagang that would cause diabetes to many people. And in my case, no, hindi ako takot. Kasi ang focus ko sa ang intention ko is para to monitor and to make sure na maging maayos at malusog yung ating mga kababayan para hindi sila magkakasakit sa kidney stone. Mm-hmm. So what's wrong with that? So kung may mga galit sa akin as a result of that, ayaw nila maging malusog yung mga kababayan natin, so be it. Mm-hmm. I-bust nila ko hanggang langit. I don't care. What I care about is the health and well-being of the Filipino people.